Hi guys, good morning po. So, ayan guys, kung may nakikita kayo dito, iba-ibang pangkuskus sa mukha. Kasi guys, ako ay nagkaroon ng allergy. Siguro late yung reaction niya sa balat ko. Kung naalala nyo guys, dati ay parang previous may na-upload akong peeling lotion. Ayan, so konti na lang siya guys kasi mag-isang buwan ko na siyang ginagamit. Ito galing sa Pilipinas. Ito pala yung nagagamit ko sa apat na padala sa akin. Kasi diba po konti lang yung nilalagay tapos nagbakbak siya. Ang gusto-gusto ko nito guys kaya ako siya kinontinyo kasi hindi ako yung talagang namula tapos nakaramdam ng sakit. Basta nagbakbak lang siya, medyo mahapdi. Yung normal lang daw. Kaya sabi ng ate ko, i-continue ko daw kasi hiyang ako. So, kinontinue ko siya. And then, last week, nakita ko yung mukha ko may isa-dalawang parang pimple. So, in-ignore ko lang talaga siya, guys. So, continue pa rin ako gamit ito kahit pag nalagyan siya ng peeling lotion. Hindi siya mahapdi siya, pero tiniis ko talaga siya. Kasi nga, diba, tiis ganda. So, pero hindi naman guys, ang habol ko ay gumanda or pumuti. Kasi hindi naman talaga ako guys puputi kasi nga, muri na yung kulay ko. So, pangit naman yung mukha mo puputi. Tapos yung kamay at paa, liig, maitim, diba? Transparent na yon. So, hindi transparent. Kumbaga, nag-iba-iba na yung kulay ko noon. So, ngayon, ang habol ko lang dito, guys, yung dark spot. Kasi nga, may mga pikas ako. Kaya, nainganyo ako gumamit dito, guys. Kasi yung ate ko, nagkantatanggal yung pikas nila. Kaya, nag-request ako kung pwede niya ako dito padalaan ito. So, pinadalhan niya ako. And then, yun nga, guys, continue natin. Last week, kasi almost isang linggo na itong tinitiis ko. Kaya, nawala muna ako dito sa YouTube. Kasi, na-stress talaga ako, guys, ng bonggang-bongga. Hindi ako masaya. So, nagulat ako nung isang araw. Sobrang dami. Weekend yata yun, Friday. Thursday pala guys, mga Thursday. Sobrang dami guys ang lumabas sa akin na parang tagihawat siya pero may tubig. Pati na rin sa may labi ko. Kaya nahirapan ako kumain kasi pag inopen ko yung labi ko, masakit. So, talagang piko na ako. Stress na stress ako talaga, guys. Kasi sobrang sakit na sobrang kate. So, Saturday, hindi, Friday, kasi babies, diba, naglabasa na siya ng marami. So, kinahapunan nun, pumunta na ako ng pharmacy. Binigyan ako ng cream. Hindi siya nagiging okay. Ganun pa din. Hasta hanggang sa dumami talaga siya, guys, sa kabilang mukha ko. Halos mapuno na yung mukha ko. So, again, pumunta na ako guys. Pinacheck ko na sa doktor. So, ang sabi ng doktor sa akin, tinanong ako kung ano yung ginamit ko. Siyempre, ito lang naman. Yan. At ang problema sa akin guys, kasi nag-mix ako. Kasi, ito yung Sokin. Yan. Kung nakikita nyo guys, itong Sokin na to, ito ay night cream. So, nung nag-umpisa ako dito gumamit, ang pinartner ko dito is yung Sokin na moisturizer cream. Kasi diba nag-dry siya pag nagbakbak. So, hindi ko naman guys, ewan ko kung bakit nakalimutan ko talaga guys. Or parang hindi talaga ako naniniwala sa SPF 50, yung sa sun diba? Kasi grabing init ngayon dito sa UAE. So, hindi ko siya ginamitan. So, lagi ako lumalabas. Nung pumunta ako ng Abu Dhabi, pabalik-balik. Tapos nung nag-process ako ng passport ko, pabalik-balik. So, gumagamit na ako nito. Hindi ako gumagamit ng sun protection. Yung Sokin moisturizer lang. Nung naubos yung Sokin moisturizer ko, ayan, sinubstitute ko yung night cream instead na SPF 50 for sun protection. Dahil hindi ko rin alam bakit hindi pa ako bumili ng... Kasi, hiyang na hiyang sa akin to guys eh. Yung moisturizer ng Sokin. Kasi, ito naman,
nagtry ako nito, yan. Nabili ko to ng 122 dirham. So, di ba, mura siya. Kaya, ewan ko talaga, guys, na-stress ako ng bongga. Kung saan pa yung mga mamahalin, doon pa yung basta. So, ito naman, trinay ko na naman to siya, guys, kasi sabi ko, i-move, kasi lagi ko narinig, maganda yung Olay. So, sabi ko, mag-move ako sa bagong ano ng Olay. So, ito yung nabili ko, 122 dirham. Yung Soki naman, guys, is 100 plus din yan. So, halos pare-pareho sila ng price, diba? Pag sa atin is 1,000-1,000 na siya. So, ito yung ginamit ko since ayaw ko nga, guys, ng yung parang akong nag-chinsanso. Chinsanso talaga yung puting-puti, diba? Tapos mainit, tapos yung parang pag napawisan, kahit na, mapawisan tayo, di para na tayo nung clown. So, hindi ko siya ginamit, guys. Dito lang sa loob ng bahay ko siya trinay. Naghilamos ako. Kasi ayan, kung napansin nyo, moisturizer lang talaga yung gusto ko gamitin. At nagbablard yung cellphone ko. So, ayan, puro moisturizer. Wala talaga ako dito, guys. For sun protection. Ayan. So, and then, hindi ko talaga alam bakit pinagmimix ko yung mga nilalagay ko sa mukha ko. Napunta ko sa Pharmaceries. Ayan. Kasi sa taas, guys, marami akong mga iba't ibang klaseng pang ganito. May Sokin ako na ganito, may vitamin C na basta nandun sa taas, guys. Kasi wala talaga ako tagihawat, guys. Kaya na-surprise ako. Kasi ang problema ko lang, guys, yung dark spot ko. So, ito, nung time na to naalala ko lang, ito yung minix ko bago ako lumabas. Kasi nga, guys, ito, pag nilagay mo to, parang sobrang dry. Yan. So, since gusto ko hindi mag-dry yung mukha ko, kasi nga, diba, sobrang init, minix ko to ang dalawa bago ako lumabas. So, ito lang yung naalala ko na dalawa na nagkaroon ako ng tagihawat. Hindi siya tagihawat. Tapos, plus ito. Yan. At ito, hindi ko na siya ginamit. Yan. So, isang beses ko lang to na try. So, hindi ko na siya ginamit. Kasi nga, guys, para siyang tawag dito. Para siyang ako nag-maxipil. Nag-chinsanso. And then, so, next day, wala na akong ginamit. Ang ginawa ko, guys, is nilosyonan ko na lang siya, guys. Ginamit ko yung Nivea lotion. Yan. Kasi hydration siya. O, diba? Nagsarili talaga ako, guys. So, nung dumami na siya, ayun nga, nagpunta na ako sa doktor. Ito yung binigay sa akin. Yan. Cetaphil. Alam nyo, guys, naalala ko tuloy. Kung napansin nyo, naalala nyo dati na may kabayan akong binabanggit na inautosan niya akong bumili ng mga pampaganda, pampaganyan sa pharmacy. Ito yun, guys. Yan. So, nung ito ang binigay sa akin ng doktor, naalala ko tuloy siya. Sabi ko dati, hindi ko afford to kasi nga mahal. Ngayon, ako na tuloy, gumagamit na rin ako para sa akin. O, diba? Ayan siya. So, panghilamos to, guys. Ayan. Kasi, hindi muna ako gagamit ng sabon na yung bar na ginagamit natin. So, ito lang siya, guys. At parang nanghinayang ako gamitin. So, konti-konti lang siya. Hindi siya mabula. Ayan, 109 dirham. O, diba, panghilamos lang. Imagine nyo yan. May mas malaki nito, guys. Sobrang mahal. So, binili ko lang is yung maliit. Pero, tingin ko, guys, i-continue ko na to. Pag, halimbawa, matanggal na yung itong mga tumubo sa akin. Pero ngayon, guys, nag-dry na siya. Kaya, nakapag-start na ako mag-video. Hindi na ako nakaramdam ng sakit at saka kati kasi may gamot pa ako na tinitig. And then, i-continue ko na to, guys. Pag naubos na to, so hindi na talaga ako gagamit ng bar o diba, nag-upgrade. Ito na lang yung gagamitin ko kahit mahal siya. Pikitin ko na lang yung price. Panghilamos lang. Hindi siya mabula, guys. And then, ito.
Ito yung ginagamit ko kahit nandito sa loob ng bahay. Ayan, Cetaphil din siya. And then, mura din siya, guys. Ayan, 127 dirham. So, imagine yan, di ba? Parang feeling mayaman lang ako nito sa mga brand na to. Ito, guys, dati talaga, guys, ang pinapabili sa akin ni kabayan natin. Yung ginawa akong bangko. Yan, yan yung pinapabili niya sa akin. So, ngayon, pati na rin ako, gumagamit na rin, di ba? Nagpiling mayaman na rin ako. And then, ito, guys, may mga cream na to sila. Lahat sila kompleto. So, ang sabi sa akin ng doktor, pag totally ma-healed na yung mga sugat sa mukha ko, pwede na ako gumamit nito ng mga cream nila, basta lahat, moisturizer, ayan. So, pag mag-dry na siya, guys, ibibidyohin ko naman, guys, kung ano yung gagamitin ko na Cetaphil na pang mukha or pang skin. May lotion din sila nito, guys. So, bibili tayo kahit mahal. Kasi deserve ko naman, guys. Saba. Deserve ko kasi na-stress talaga ako ng bonggang-bongga. At ayoko na gumamit nito, guys. Kasi na-stress din ako dito ng bonggang-bongga. Ayan. And then, ito naman. Dahil antibiotic siya, ito yung pinapagamit sa akin pansamantala. Ayan. Itong tatlo, yan, ito, Cetaphil na panghilamos ko. Tapos, ito naman is yung SPF 50. Yan, so, gamitin ko daw siya. Pag tapos ko hilamos, maglagay ako nito. And then, after nito, 2 times a day. Kahit sa gabi, bago ako matulog, naglalagay ako ng ganito. Tsaka, bawal ako maglagay ng moisturizer cream pag lumabas. Dapat ito lang. Ayan. So, after na ma-heal yung mga sugat ko sa mukha, babalik ako dun sa kanila, bibili ako ng mga iba pang, ito na lang yung gagamitin ko na. So, hindi na ako gagamit pa ng iba, kasi ayoko talaga, guys, pumuti. Ang habol ko lang sana is yung dark spot. And then, diba, oh, kung gusto kong mura, napamahal tuloy ako sa epekto ng peeling skin. So, ito, ginagamit ko to, guys. Yan. Pag nag-dry, ito na lang yung ginagamit ko. Yung sanitizer na antibacteria. Diba, palang po, peeling, ano lang tayo nito. And then, dati hindi ako, guys, ganyan. Kasi, diba, hugas-hugas lang din naman. Ngayon, dahil nga sa marami akong tumubo sa mukha ko, parang natakot tuloy ako, guys, ng bongga. Kasi sobrang kate niya, guys. Kasi kung ma-experience nyo, guys, ay ma-stress kayo talaga ng bongga. And then, may tinitik ako, guys, na gamot. Ito. Yan. Na-stress pa ako nito, guys, bago ko na naman tinik. Mabilis ako talaga, guys, mapikon o ma-stress. Hindi ako pikunin sa ano. Pero yung mga advice, napipikon talaga ako, guys. Kasi lalo na kung hindi ka naman doktor, tapos advice-an mo ako. So, hilong-hilo talaga ako, guys, kung anong gagawin ko. So, ito, na-stress ako dito ng bongga kasi ito binigay sa akin ng doktor. Ngayon, may nagsabi sa akin na hindi daw ito dapat kasi wala siyang dosage. So, na-stress na naman lola nyo. Ginawa ko naman, tumawag na naman ako sa doktor. Kasi sabi ko, sabi naman ni kabayan, hindi daw ito maganda para sa mga sugat-sugat ko. Inagalit na yung doktor sa akin kasi sabi sa akin, bakit doktor ba yung nag-advise sa'yo? So, hindi pa rin ako mapakali. Pero guys, alam niyo ganda yung hospital na pinuntahan ko nito ha. Yung London Hospital dito sa Marina. So, private siya. And then, gabi na naman guys. Pero nag-take na talaga ako guys. So, may gamit dito sa isa ko. Sa bag ko may open din. Ito sa bahay ko siya. Iyan. Nagtanong pa talaga ako guys na naman sa pharmacy sa Marina. Pinakita ko sa kanila kung ano yung kung tama yung ganito na. Kasi nga 'di ba minsan naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. So nagkataon, 'di ba sa pharmacy yung mga naka-uniform doon, may nakaputi doon. So doktor 'yan kasi iba naman yung mga hindi naman naka-white. So yun ang advice sa akin, sabi sa akin is ito ay the best. So nag-stop ako doon maniwala sa sabi-sabi, guys. So, anyway guys, mahaba na yung video ko. Ito yung story, bakit ako nawawala sa YouTube. Thanks for watching guys, and God bless.